Nagsampa ng kasong tax evasion ng ilang kawanin ng Bureau of Internal Revenue o BIR laban kay dismissed Mayor Alice Go dahil sa pagbebenta nito umano ng shares sa Baofu Land Development Incorporated kahit hindi pabayad ang tax nito. Hindi naman na naghain ng hold departure order sa Bureau of Immigration and Justice Department dahil naniniwala raw ito na hindi ito makakaalis ng bansa. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Nagtungo sa Department of Justice ang ilang mga kawani ng Bureau of Internal Revenue sa pangunguna ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. para magsampa ng kasong tax evasion laban sa tinanggal na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Go. Hindi raw kasi ito bayad ng buwis sa mga ari-ariang ibinenta. So, nagsampa tayo ng kasong tax evasion laban kay Alice Go at kay Carion at tong Jack Uy. Ito ay may kinalaman dun sa Baofu na corporation dahil kasi nakita natin na sinabi niya na binenta daw niya ang shares niya dito sa korporasyon na ito. Nagugat ang kaso dahil sa pagbebenta nito umano ng shares sa Baofu Land Development Incorporated kahit na hindi pabayad ang tax nito. Hindi lang si Go ang kinasuhan kundi ang iba pang dalawang opisyal ng Baofu. Ito pa lang yung kauna-unahang sinampa natin. Ang amount nito ay yung tax niyan kasi maliit lang yung value ng shares na pinalabas niya nga binenta, kaya ang amount nito ay nasa 500,000 pesos. Maliit lang umano ang naging buwis ng kanyang 2.5 million shares dahil ibinenta lamang niya ito sa halagang piso kada share. Based on documents, mababa talaga ang pagkakabenta ng shares at mukhang siyempre hindi masyadong tugma dun sa properties na pagmamayari ng Baofu Corporation. Kaya yan din ang isa pang aspeto na tinitingnan natin sa aming audit and investigation. Gayunpaman, bukod sa multa, posible ring makulong si Go. Pagka nadagdagan ng kaso, mas mahirap ang buhay. Diba? Ganun lang naman yun eh. The BIR has the basis to file. I am sure of that. They will not file a case that has no basis. But it will be the job of the law enforcement agencies to connect everything so that it will become one whole narrative that is connected when the cases are filed. May nauna na rin na isang pang criminal case laban kay Go, kabilang na ang kasong qualified human trafficking. The case is submitted for resolution for some of the respondents, but some of the other respondents still have time to file their own counter affidavit, so the case continues. Bagamat patong-patong na ang kasong kinakaharap ni Go, hindi na umano naghain ng hold departure order ang DOJ laban sa kanya. We didn't file PHDO anymore. We just settled for the elbow with the elbow now, and we are at the same time there's already an outstanding warrant of arrest for Mayor Alice Guo, and finally she can't really travel abroad because she needs a travel authority from the Secretary of Interior and Local Government. Tiniyak naman ng DOJ na hindi ito makalalabas ng bansa dahil hahanapan ito ng kaukulang dokumento katulad ng travel authority bilang dati siyang opisyal ng gobyerno. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.